natin ngayon ay personal kong kakilala. Naging classmate ko siya nung college and the same din kami ng major na kinuha, which is Development Journalism sa Benguet State University. So yung taong to, pag titignan nyo, hindi siya seryoso. lagi siyang may dalang mabaong jokes. Pero behind those laughter, behind those jokes ay ang kanyang istorya din bilang isang breadwinner sa kanilang pamilya. So samahan po natin ako sa pag-iipag-usap natin ngayon kay Miss Jessa Irehidor. Hi! I-greet mo lang mga kailian. Hi po, pag isa-search niyo po ako sa Facebook, ako lang po yung Jessa Irehidor na lalabas. Dahil ako lang din po ang Jessa Irehidor na single sa family. Wala pang asawa, though I have a cousin na Jessa din ang pangalan, but she's already married. Okay, so speaking of family, yung tandang-tanda ko to nung college nung first year tayo eh. Sabi ni Jessa kasi, hindi sila from Benguet. Kasi ngayon, base ng family nila naka-base sa Benguet, diba? Sa Tublay. Pero, before sila nakapunta ng Tublay, yung father mo is from? From Iloilo kasi si father ko. And then, pumunta siya. Parang hindi naman siya naglayas. Pero nag-help siya ng mas magandang opportunity sa Manila. He start working as a boy. Yun din ang tawag boy. Boy sa mga sa Manila. Oh, sa Manila as boy sa isang auto supply. And then doon meron yatang client and then parang nakipag-close si father ko, something like that. Pinasok siya sa kasa. Sa Manila din. Yes, sa Manila din. So my father is he can read naman pero hindi as intellectual. Ilang taon yung daddy mo dito? Nung pumunta siya dito or... Sa Manila. 16, I think. So, 16. Nandun na siya sa kasa. He start working there. Na ang baon niya lang talaga is self-determination to learn kung ano yung ginagawa niya sa sasakyan, kung paano... Kunyari, binabanggang sasakyan. So, paano mo siya ulit papadalhin? Oh. So, my father, not knowingly, nag-ipon siya ng experiences. Experience. Until such time na merong guy, I think dito from the Cordillera, the Northern Transit bus na nagbabiyahe from Manila, I think to Baguio. Baguio to, I think it's Mangkayan. Parang hindi ko narinig yung bus na yun. O kasi parang I was grade 6 na nung isang bus na lang ang natira dun sa company na yun. And then, dumipat siya ng GL Trans. So, nag-work yung dati mo ng bus? Yes, bus. From sasakyan to bus. Paano sila yung nanay mo, ay yung mukay mo yun, hindi pa siya kapag-iray? Before napunta si Papa kay dito sa Cordillera, hindi ko kasi masyadong knows yung love story nila. Pati ka nagtanong, dapat tinatanong kasi tumtuwa ako dun sa love story nila kung paano sila nagkakasal. Then ang father ko yata, his girlfriend that time was my auntie, pinsan ni father. Tapos, pinunta ni... Ay, tapos itong mother ko naging bridge. Ang corny nung love story nila. Yung bridge yung nanay mo, tapos at the end sila. Oo, kasi nung dinala ni father ko si lolo at lola ko, parang sabi niya, sino dyan sa dalawa? Di ba ang kopo ng tatay ko? Sino dyan sa dalawa? And then, yung lolo at lola ko, they pointed my mother na, ay, mas bet ko, etong babae to, tapos para sa'yo. And then, ang father ko kasi, the time kasi, may mother's mentality when it comes to love. Once na hinaligan ka, eh, hindi ka na love kaya, ito lang! Sinaligan ng daddy mo. Oo. Nag-nakonate ang daddy ko. Na may girlfriend siya. I think so. Pero there's part naman na appeal na. Kaya sabi ko, ang weird lang yung love story na yun. Ano? Tapos naging sila. Nag-live-in sila for how many years before. Actually, nung time na yun, kapag 22 ka ikakasal, you're very old na for a marrying age. Pero that time kasi, si mother ko, she's busy na tumulong din sa family. When it comes the right time, doon na sila nagkakasal.
Saan sila kinasabi mo? Sa Capiz. Oy, walang luto doon ah. Wala kasuwang sale kayo. Doon sila kinasabi sa Capiz. That time yata, buntis ang mother ko, not me. May noong na pa. So, 1982 sila kinasal. May big brother, supposed to be big brother, is namatay 2 days after the birth. Yeah. After birth? Yes, after birth. 2 days yata yun. I don't know, hindi ko nabasa yun. Anong year ka pinakana? 1995. So, I was supposed to be the second child, pero naging nag-promote sa first child. Oo, dahil siguro baka may big, supposed to be big brother is not for them siguro. So after nun, ilang, saan ka lumaki? Palipat-lipat kasi kami. The first na naaalala ko, may memory ko si Balilid na Trinidad Tenger. Anong year to? Daycare ako that time. From Balilid. Paano ka napunta sa Tublay? Long story. Balilid ako, mag-daycare ako kay Balilid na Trinidad, ay Balilid Daycare Center, and then elementary days, grade 1, grade 2, sa Lukban, Baguio City din. Naluman? Oo. Ano, and then... So yung job ng daddy mo, ay yung tinitirhan nyo, depende doon kung saan naka-assign yung daddy mo? Actually, that time is, that's the nearest place na pwede kami itira ng papa ko. Kasi nasa Mankayo siya that time. So, nearest place niya is yung Balilid at Trinidad Benguet. Diba malayo pa rin siya, pero... 3 hours? I think so, kasi na lang. Trinidad Mankayo, 3 to 4, parang gano'n. Naaalala ko every weekend, umuwi pa ako. Diba, naalala ko din yung kwento mo noon eh, na as in na tumira kayo sa ano? Ay, that was... Tumira kayo sa ano eh? Yeah, si... Parang 10? Hindi siya 10. Actually, ano siya, parang... Ito yung septic tank ng buong building. Uy, mga ano, maganda tong kwento niya. Oh. That was high, before college na ako noon. So, before college? Nandun na kami nakatira. Sa Tublay yun? Oo. Oh. Bakit? Well, no, ano yung trabaho ng daddy mo noon? Noon na kasi, bago kami pumunta sa Tublay, umuwi kami ng Imus. Sa Cavite. Oo. Doon ako nag grade 3, 4, and 5. So, 3 years kami nandun kasi there's a better opportunity that time para naman sa mother ko. And then, syempre, tulungan silang mag-asawa. They built a house naman. Para sa Cavite. Sa Cavite. And then, nagkaroon ng conflict sa lupa. I don't know, parang it's not my story to tell kasi I was very young that time. Ngayon, ang ginawa, one time, nalaman lang ang father ko yung situation namin. Umuwi si father ko from Mankayar. So, ang inuwian niya, syempre yung bahay na alam niya. So, nag-resign siya from work? Hindi pa naman that time. Nagulat siya, but ano? So, parang madagdagan niya ito yung mga anak ko. Parang gano'n. Siyempre, alam niya, dalawa pa lang kami dati. But parang ang daming chinelas dito. Ang dami-dami. Tapos nung pumasok siya, ang nakita niya is yung kasamahan ni Mama na boy. Doon sa isang pabrika ng Coca-Cola. Tapos, sabi nung, siyempre, ginising ng papa ko. It's like Judy ato yung pangalan nun. Nasaan sila misa? Yes, ganyan niya. And then, tatang kasi sa Imus, nandun din nakatira yung sister ng tatay ko. So, sabi niya, ay kuya, puntahan mo si Ate Connie, tita Connie ko, which is nasa Pangasinan ngayon. Sabi niya, puntahan mo doon, tapos alam ni Ate Connie kung saan nakatala sila, Ate Nora. Tapos, yun, pumunta si father, and then, our boarding house that time is not as big as this. So, mas malaki pa to. Yung boarding house namin, kama, tapos isang maliit na ref, nakapatugol yung TV namin. Oo, minimal talaga. Minimal talaga, kasi kasya lang kaming tatlo. Yung mama ko, ako, tapos yung baby brother ko that time. And then, after a while, nagpasundo na siya kay tinatawag ng boss nila, the boss of Lord Limbas. And then, doon na kami napunta sa Tublay. Tapos doon na, nag-high school ako, PSU-SLS, social. Pero hindi Charay! And then, college na, yun. Parang palipat-lipat. Doon na tayo nag-meet, no? Oo. Doon ko nga narinig yung story mo yung as in na tumira kayo doon sa... Sa septic tank na yun. Kasi parang yun yung cheapest. Ano yung septic tank? Parang, yan yung CR. And then, meron yung cemented place. Na meron parang tubo sa gitna. Yung pahingahan niya, yung maliging air. As in, sa gitna ng boarding house na yun, doon kami nakatira.
As in, parang nilagyan lang nila ng hollow blocks na maliit dito para meron kayo. Gano'n pala ako? Siguro, from there, siguro parang mga ganyan lang siya. Ito. Pero nung time na yun, andun na yung kapatid mo ngayon. Oo, tatlo na kayo. Na kayo. Oo, yung bulso na. So, may maliit din kami na TV na kapag pinupok-pok mo, lumalabas yung tao. O, pupok-pokin mo siya kasi nasira mo yung TV na. Oy! Ako din, yung kalang gumagano'n ka. Oo, tapos diba after mga 30 minutes, magpa-block na yung magpa-block. Oo, gagano'n mo ulit. Para lumabas. Kasi diba may sound naman siya, pero yung tao, hindi siya mo nakikita. Oo, hindi mo nakikita, bigla siya magpa-block. So, pupokin mo ulit. Lalo na kung palabas is mga magpakailanman, KMJS, ganyan. Oh, sabi naman ito. Ay, pupok nga yung TV. As in, yung phone namin, i-call namin siya tuwing morning. I-call namin kasi alam namin sa isang side. And high school ka dito? College na ako. Ay, hindi pa ako nag-aaral noon. Kasi I stopped 2 years. Nag-stop siya ng 2 years after high school graduation. Nag-one sem pa ako ng college. Siya sa BSU, DevCom. Yes. That time, ang teacher ko noon sa DevC 10, si Ma'am Gretch. Siya lang yung naaalala kong teacher kasi siya yung may ano. Siya lang talaga yung naaalala ko that time. Ano yung pangarap mo nung habang nakatira kayo noon sa sinasabi kong may septic tank? Ay, actually hindi lang ako may pangarap. May pangarap din naman ako noon na balang araw magkakaroon din kami sa sarili ba? Na hindi na kami, alam mo yung parang makakatulog ka na hindi ka nag-fold ng kama, tapos yung TV mo, may flat screen, mga, alam mo yung typical na pangarap mo, gano'n. Parang i-upgrade mo lang kung ano yung nakikita mo. Parang, dati pa nga pangarap namin, pag nagkaroon ng magandang trabaho yung mama ko, makakapag-rent na kami sa mas magandang place. Sabi namin, kahit hindi bahay, kahit boarding house. Doon nag-start yung dream namin. Tapos kung nag-enroll ka ng college, ba nag-step ka? Oo. Bakit mo tinuloy? Or ano yung nagbigay sa ng inspiration para bumalik sa college? Actually, one reason is hindi na ako nagbalik. Ilang taon pa nun? Alam mo na, 19 na ako nung nagbalik ako. Year ba ako? Years 18, that time yata 17, 16, gano'n. Bata. So sabi ko, hindi na ako tumatanda. Ay, hindi na ako bumabata. I'm not getting any younger. Tapos, iniisip ko paano pag magkakaroon ako ng sarili. Siyempre, from the experience din sa mga kapbahay, mga tito-tita, gano'n. I wanted also to present myself sa magiging future in-laws. O, di ba? Advance kung mag-isip bakla, wala pa akong jowa nun. So, I wanted, bakit libre naman po ara? Oo, pero sabi ko, I wanted to present myself dun sa magiging future in-laws ko. Kahit sa magiging future partner ko na, you know, kahit na ganito ako, kahit ganito yung family namin. I finish yes. My studies. Yes. Kahit na nandun na lang sa isang bagay na yun, may pagmamalaki ako. Tapos, noon na yun, that time din, one factor is, naiingit na rin ako sa mga friends ko nung high school. May nag-aaral na siya. They're busy in their studies. Tapos, ako is, you know, nag-ano din. Although nakikitulong din ako sa mama ko nung dati sa, ano, pinagtatrabahuan niya. Pero, inisip ko, ayoko na rin ayaw rito. Oo. Parang, so kinausap mo yung nanay mo when you enrolled? Actually, accidental yun. Nandun ako sa pansin doon na pinagkatrabahuan ko. Then may mag-mother doon, they're talking about enrollment. Sabi ko, ay, parang wala lang, parang lawa, ay, auntie, ongoing gaya ng enrollment, BSU. Ay, uwin, atay. 2015 yan. Yes, 2015. The pila ay so mahaba and everything. Yeah! Oo! Kakaloka! Stressful! Siyempre ako, returning, so pupunta pa ako ng mahirap na yun. Oo, mas mahirap ang process ko kasi pupunta ako ng OSS. Parang nakita-kita ang kasama mo yung kapatid mo? Ay, not yet. May not yet ba? Hindi pa. Ay, sinama ko lang yung kapatid ko yung STP graduation natin. That's the first time. Oo, tapos nag-enroll ka. Siyempre, returning ka. Ay, ang dami mong kasuhin. Nag-self-supporting ka ba nun? The first years, yes. Kasi parang... Kasi diba si nanay, nagbibenta nung... May meat shop kayo, diba? Wala pa that time actually. Nagkaroon lang kami ng meat shop third year college na ako eh. Pero that time kasi, she's working at a meat shop naman. Tapos ako,
sa pansitan. Pero yung boss namin, isa si Pastor Jerome Capuyan. Oh, hi! Siya yung boss namin that time. When I talked to him, sabi ko, kasi syempre, ang ginawa ko noon, the first sem, oo. Kasi ang ginawa ko is, kinerion ko yung curriculum. Kasi mahirap na kapag ang susundin ko is yung old curriculum. Kasi wala akong magiging classmate na, wala akong black section. Eh, ayaw kong mag-iisa. Sabi ko, ay, sige po. And that time, the officer or the faculty in charge is Sir Fillmore Awas. Yeah, I remember him. Sir, sabi niya kasi that time, ay, you look familiar. I said, yes, sir, I will be returning as a BevCom student. Kaya sabi ko rito, pero first time na natapos ko. And then sabi niya, i-carry ko daw yung curriculum. Tapos, kung ano daw yung na, mga subjects na na-retain from old to new, yun daw yung makikikerry ko. And then, dadagdagan ko na lang kung ano yung subject niyo that time. Pero so, regular ka, di ba? First time, ereg ako. Tapos, yun na, sabi ko na, pag-usap ako sa boss ko na, ay, boss, pwede hindi mo ako selduhan. As long as you will provide me my allowance. Hindi nag-agree naman yung boss ko. Tapos, so, first time, ayan, ang ginagawa ko, di ba, parang hindi niyo ako nakikita ng first time eh. So, after class, I go home, papalit ako ng damit ko, then dadiretso ako ng pansitan, I wash na lahat ng matitira. So, dun ako na, sa ano? Sa train. Nung college tayo, paano mo nalagpasan yung ano, financial problem? That's a miracle eh. Oo, miracle. Alam mo, yung parang araw-araw na may baon. Ano ba baon ng first? 50 pesos sa akin dati. Ako din, 50. Alam mo yung budget meal sa Tabakawan, magkano yun? 35, 30. Siyempre, kamasahin mo yung 15. Ay, 7. Magkano kamasahin sa tubloy? 12 pesos, so 24, 26 ang matitira. Siyempre, may papancake naman sa tabi. Kakaalam nyo, si Jessa laging late pag morning ng first subject namin. Ngarag-ngarag ako, friend, sa first subject natin. Siyempre, you will wake up in the morning. Ang gagawin mo, samahan mo si mother mo mga... Alam ang routine mo nung college, okay. First thing in the morning. Palengke, bahay, ligo ka, school, pagkatapos school, uwi ka ng bahay, balik ka ng pansitan, ganon, tapos uwi na naman ako. So, ganon yung naging routine ko nung first time. Pero nung the coming years na, I resign naman doon sa work kasi sabi ko, ay, full load na ang beauty ko, hindi ko na kaya to, sabi. Pero nung time na kaya na ni na nanay at tatay na mag-provide. The first year, oo. Kasi arawan noon si nanay ko. So, may benta man or wala, may sakot siya. So, doon kami nakadepend. Until one day, tigil college ako nung kinausap ako ng mama ko. Nasabi niya, merong isang pwesto sa Baguio na if kung gusto niya kunin, kukunin niya. However, yun kasi yung mentality ng mga tao na if you have business, marami kang pera. Pero hindi nila alam na kapag may business ka, malaki utang mo. Oo. Diba? Sa business. Oo. That's, oo, siguro there are seasons na malaki. Malaki ka talaga kung kumita. But there are seasons na negative ka talaga. So talagang, syempre magbabayad BIR, yung pwesto mo. Ang dami mong babayaran mo sa nagkaroon ka ng business. So, kinausap ako ni mother. And then one time, hindi ako nag-working student that time. So one year akong nag-focus daw sa pag-aaral ko. However, pag Saturday, Sunday, nasa bahay lang talaga ako. Nung third year na, si Roxanne Watawa, ang national flag ng classroom, di ba may pwesto kasi sa SWAM, and I tried asking her, syempre, beshi-beshi. Di ba nag-work ka din? Oo, sa kanya. Sabi ko, be, baka naman pwede kung umalis, kung may aalis kang helper, ipasok mo naman ako. Alam ko, pag tinignan natin mga pinagdaanan natin yung college, parang hindi natin napagdaanan. Na-try ko to kasi nung time we were just starting, kaya sabi ko, nung nag-iisip ako kung anong episode yung ititake ko for the second Stories of Kailian, sabi ko, I want to interview Jessa. Hindi ako nagdalawang isip na kunin ka because thank you. Nakita ko nga kung paano talaga nag-work, paano mo pinaghirapan for your family.
So, after graduation, and ito, nag-graduate na tayo. That was 2018. Oh, June 19. 2018. We are the last batch before COVID. Yes, June 19, 2018. So, sabi nga, kaya sabi ko minsan sa nanay ko, Mama, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, mag-aral mo na ako bago kong magkajawa. Kasi dalawa nila, Mama, gano'n mo marati. It's us come. Yung dalawang mas ako nang tambay, ikaw. Ay, that time... I did. Pag 4 months. 1 month. I needed to work. Kasi that time, I remember, internship natin noon. 3 days before the internship, tinakbo namin si Mother sa hospital. So, yeah. After na noong meeting. So, the night of that, masama na yung pakiramdam ni Mother. And then... Kasi nag-maintenance siya, di ba? Oo, oh, that time. And then, that time na, tinakbo na namin siya sa hospital. Ang bala ko pa nga dati, hindi na ako makiki-internship. Sabi, kasi walang magbabantay ng pwesto namin that time sa Tublay. Kasi 4th year ako nung na-acquire ni Mother yung isang pwesto sa Tublay. Tapos yung ano pa natin, babayaran natin. Oo. Sabi ko, dami kong gagastusin. Sabi ko, ganun. My plan that time was ipadala yung promise ni Mother ko sa meeting na isang lupo ng baboy. Oo, nag-meeting kasi kung ano yung inodonate ng mga parents or any donation. Yung nanay niya nag-volunteer. Dito ako kasi ako gumawa. Ang si Mother. Nag-donate ng kalahating lupo ng baboy. At the kalahating lupo. Isang lupo. So yung isang leg yung ng baboy. Din yun. Yun yung dala-dala ko. So sabi ko that time. Yun sa Sagada. Sa Sagada. So sabi ko that time. Ay, ibibigay ko nila. Kasi syempre iniisip ko, pag mag-intern ako, 1 month, there is a possibility na 1 month kami mag-close. Kasi masakit si Mother. So that time nga, dala ko sa internship, 500 pesos na pocket money. Oo, 500. Ang laki ng cost of living sa Sagada. Ay! Sabi ko, pipili lang ako ng tubig kung magkano na. Kasi hindi kami bati ng tubig sa Sagada. I was having a stomach problem. Eh, yung 6 liter, magkano agad yun? 50 pesos yata, nag-get pa yata, pang 75 pa yata. Noon, eh, ilang gabi ko lang iinumin yun. Ay, no, sabi ko, ano yung 500 ko? Wala na. Ganun. So, I tried. Actually, nag-borrow ako doon sa isang roommate, si Cherry Ann Magaan. Ay, te, pera mako na 1K. Cherry Ann. Hello. Pera mako na ako. Tapos, nung time na na yun, so, may 1 week time leeway bago naman tayo mag-internship kay agency. Agency. Ay, yung 1 week na yun, pagkagising ko kasi dumating tayo ng bagi, ay, dumating tayo ng La Trinidad noon, I think Saturday. So, Sunday lang talaga ako nagpahinga. And then, the Monday that night, 3 AM, gising na ako. Kasi mag-open ako ng festival. So, kasi babawiin namin kasi yung 3,000 na pinadala sa akin ng tatay ko noon ng pambayad sa internship, pandagpipayad. Eh, syempre, hiniram niya lang. Pero tignan mo naman, noong June 18, ay 19, gumraduate. Ano pa, buti na lang mabayad si Ma'am Ruth Batani noon. Late din ako pumapasok ng internship. Ma'am, nalado ata, ag-open up the first to meet, tapos na mag-jagadwa kayo. Kasi merong kinuha si Mama dati na kasama ko sa pwesto. So, ang gagawin lang nung kasama ko yung sa pwesto, by 7 AM dapat na sa pwesto niya siya. Siya naman na mabitinda. Until 6 PM. So, 6 PM, before 6 PM dapat na sa pwesto na ako. Or, pero that time kasi, ang ginawa na ni Mama, yung sumunod sa akin yung lalaki, dinalini niya. Ikaw ang pupunta ng pwesto, ikaw maghuhugas ng mga trays, ng mga lahat ng utensils na gagamitin para sa kinabukasan. So, yun. And then, here comes the packaging ng internship. Kaloka! Doon ako kila Jorilyn. Diba? Kila Jorilyn ako pumunta noon. So, three... Tapos thesis pa natin. Ano fa? Buti na lang, after ng internship na yun, 2 weeks after, gumanda yung pakiramdam ni Mother. So, si Mother na naman, tatat na naman ang kami, ganyan. Ganun yung pag, siguro ganun talaga yung effort ng mga nanay natin. Oo. Very. Kaya that time, kahit lagi niya akong inaaway, sige. Pero there are times, hindi ko rin mapigilan yung sarili ko na makipagsagutan. Pero at the end of the day, nanay ko pa rin natin sila. Ako din yung magsasorry. Oh. Siyempre, kasalanan ko rin. Kasi, one discipline na inano sa amin ng parents namin, inintil nila sa amin is, hindi magagalit ang isang parent kung walang pagkakamali yung anak.
However, it is hard also for us to see you cry because pinapaganda namin kayo. However, mali nga kasing ginawa. So, that's one of the discipline na kahit na nag-aaway kami ng mga, kunyari ngayon, nagsasagutan kami. After yung sagutan namin, ako yung unang lalabas. Tapos bigla naman papasok sa akin yun. Minsan nag-e-echo pa sa akin yung ano, yung turo ng pastora namin. Oh, na you have to honor your mother and your father. Yeah. Kasi it is, you will have a long life. In yung commandment with a promise. Yeah. Tama. Talaga, alam mo, totoo yan, noong nalayo ako sa mama ko, doon ko na-realize. Ay, diba? Dahil, kaya sabi ko, kaya paglalabas ako ng bahay namin, tapos, ala, dahil ito yung boses ni Pastora mi, ha, ako, puting-ting ito yung utok nga, uwi, ng mukhang baso ko, uwi, pero maganda yun na alam mong ginawa mong mali. Oo. Nagko-contemplate din naman ako agad. Kasi sabi ko, mama, sorry. Although umiiyak ako na siya, sorry. Iiyak din nanay ko. Pero pagtulog na. Pag naiyak na kami ganyan. Hindi niya papakita sa akin, iiyak siya. Kaya, so ito na nga, Jess. After graduation, sa Leidenschaft. Leidenschaft? Leidenschaft. Ilang months kayo. Nag-training ako na ng 1 week kasi nga, alam niyo pag after graduation, akala mo, yun na yun. Yun na yun. Iba pala. Sabi, dumating na ako sa point na I want to go back in the farm. Magtanim ako ng patatas kasi hindi ako marunong. Because it's the only available resources. Oh. Siyempre, hindi mo, ano yung hindi na tayo hihingi sa parents natin. May hiya ka na talaga. So sabi ko, saan kaya? Nagtanong ako, nag-message ako kay Beverly Matting, si Michelle. Eh, isa lang. Sino kami Michelle na to? Michelle Balaan. Iisa lang kami ng kampanite. Yan. Tapos sabi ko, oy, mag-i-ano din ako sa inyo. Tapos mag-training ka ng ilang training yun. It's 1 week training, theoretically, and then one sa production. Oo. You have 2 weeks to 1 month, depende sa performance mo, before you will have the probationary status. Pero nung time na yun, tapos ano training mo? Yeah, I was on night shift ka, di ba? Night shift, kaya nakikita tayo sa morning. Oo. Nakita ko siya naka-coat na shorts. Tapos nakagalong pa siya sa computer. So, saan, yung first daw na sabon mo, saan mo pinunta? Ah, sa nanay ko. And ano, that time. Kasi hindi ako talaga magaling mag... Hindi naman sa ano, pero sa tinatagal-tagal kong magsi-self-support. Nung time na yun na alam ko na may pagkukuhanan na ako ng sahod ko na hindi na ako nag-aaral na wala na akong isipin assignment, wala na akong isipin project, kung wala iisip mo na lang contribution. Nung pandemic, syempre ikaw yung inasahan ng parents mo, paano mo na-deal yun? Actually, nung pandemic, blessing in disguise. Nagkaroon ng rotation sa municipio kung sinong meet shop ang mag-open. Ang nabunot yung meet shop namin that time. Tapos that time kasi, we are talagang inano kami, work from home. So, home-based kami lahat ng empleyado. Tapos, morning shift, hindi na kaya ng katawan ko ang morning shift. Kasi parang na-practice yung katawan ko ng night shift. Oh. Kaya ang ginagawa ko na, after ng night shift, syempre that time, mama ko, papasok ng pwesto ng 6 a.m. Nagbago din ang body clock niya kasi dati 3 a.m. Ngayon 6 a.m. 6 a.m. papasok siya. Kasi may mga nights na kapag nag-work ako, na aabutan niya ako. Kasi 3 a.m. talaga nagigising si nanay ko. So, habang nag-work ako, ganyan. But, patatapusin niya ako mag-work, then magkakati kami together. Tapos, tsaka ako matutulog 6 a.m. Magigising na ako 12. Nag-replace si face-to-face. Saktong uuwi nanay ko. So, that as a blessing in disguise to us. However, yung sahod ko, yung naging ano tight kasi syempre 3 times a week na lang kami nagre-report so talagang sabi ko parang ano tapos syempre yung family ni mother ko na lockdown din so ikaw din kami din ang inasahan and then there's a time na ako nagpapadala ng weekly at I think ako nagpapadala ng allowance ko dito ko na isa so bibigay ko kay mama ko yung sahod. Mama, yung sahod ko. Kasi that's insane as katapusan. So, basta lahat ng sahod ko kay mama ko.
Kasi sinasabi ni mama na tuwing wala na doon magkakas. Oo, ang alam ko talaga, doon sa sahod na binibigay ko sa kanya everyday, may extra doon. Nung nagka-pandemic, wala na matitira sa akin. Yun na. Dahil yata overwork ang nanay ko. Nagkasakit. So, lumala yung sakit niya. So, 1 month pabalik-balik talaga sa ospital mama ko. Ngayong COVID? Oo, oh, after nung, di ba, pandemic. Nasa linen shop ka pa doon? Oo, nasa linen shop pa ako. Ang iniisip ko nun, paano na makakabayad ng utang? Kasi nautangan na talaga kami that time. Tapos, that time pa kasi, we are on the process na nagpapatayo kami ng bahay. Sa Tablay? Oo. Aww. Okay, from septic tank to apartment, soon to be to your own house. Nagpapatayo kami that time ng bahay. Doon talaga kami nagkaroon ng malaking utang. And then, dahil malaki na utang namin, it was a triggering factor naman sa nanay ko, nakasakit siya. So, I needed to take a leave sa company ng 2 weeks. So, yung SM, malaki din na yung kawalan? Actually, it's a regular na ako that time, kaya I can avail the SLVL. Oh, okay. So, nag-SLVL ako ng 1 week, and then, ang ginawa ko noon is night shift. So, tulog ko lang talaga that yung kapatid ko, ay yung kasama ko sa pwesto, darating siya ng pwesto ng 10 para I can have time to sleep. So, 10 darating siya sa pwesto and then, yung kapatid ko from school, siya naman din yung... So, kayo na magkakapatid na to? Oh, tulog. We need to. Okay, kasi... Well, may mga maritas na pumunta sa bahay. Tapos, nakita niya yung family picture namin. And then, sabi nung isang marites, ay, ang ganda naman ng bunso. Ba't di kayo maganda? At isa ko daw hindi. Oo, ganun. Actually, hindi ako tulog. I was wide awake. Tapos, actually, sanay ako. But then, one thing na na-touch ako dun sa bunso namin is, sabi niya ganun. Oo nga, auntie, niingit niya ako kay ate. Kasi ako maganda. Maganda lang daw siya. Pero ako daw, na-sacrifice daw yung love life. O, kala mo naman, may ka-love life din yung ate mo. Kasi nga, they, sabi nila, siguro hindi ako over sa sarili ko, but they can see yung sacrifices ko daw. Speaking of your bunsong kapatid, hindi mo alam but I messaged her last Thursday night. Sabi ko, si Ate Rona mo to, friend ng Ate Jessa mo, and I will be interviewing her for my vlog. Sabi ko, okay lang ba sa iyo na magbigay ng kahit short description about your ate? Oo. Tapos, baka maiyak ka niya! Ah! Ano yun? Sabi yung feeling ko sanay ka kasi nabasa ko yung message niya nung birthday. Oo. So sabi niya, sige po ate, paghihintay. Tapos after mga 3 minutes, ang bilis niya. Ang bilis. Sabi niya, ito na yun. Ilocano kasi, but I mean, si ate ko ay very humble and mature sa lahat ng bagay. Siya yung klase ng tao na outspoken, pero pwede mo siyang masabihan kung may problema ka or may sikreto ka. She's very intelligent, resilient, and tarapi in all things. Tapos very humble and generous person, and very understanding din siyang tao. Tapos siya yung klase na hindi siya, hindi niya iniisip yung sarili niya dahil kaming family niya ang inuuna niya. She's also a very strong and beautiful person. Ay, that is my ate, Jessa. Ay! Chinaring mo na naman ako. Oy, totoo nga. Hindi ka naniwala sa akin. Anong feeling ng sinabihan ka ng kapatid mo na, hindi to tinanong ko sa kanya and yun yung description niya. Actually, yun, in relation to that, sabi niya, ay, maganda lang ako, auntie. Pero si ate ko, andun sa sacrifisyon na pinanda niya, Ada by the time na, I can remember her words. So, meldo ako that time, I bought a pair of sandals sa kanilang magkapatid. And I have that. Hindi ka kapatid? Oh, sa kanilang dalawa? Sa kanilang dalawa. It's brand new. Pero, every time nasasahod ako, there's a thing that I bought to them na kahit wala sa akin, at least meron sa kanila. Kasi I remember during high school, nabubuli ako because of my damit.
and my shoes. Kasi shoes ko from first year to fourth year is the same. Mm-hmm. And then my clothes that time, yung mga damit ko that time is bigay din ng mga friends ko ng high school. So they can see kasi pag civilian nakikita nila and then dalig siya ako may sukot. So gusto ko naman, ayaw mong pagdaanan nila yun. Kasi it was very hard, nakakababa ng self-esteem na ay tira-tira yung sinusuot. Ayaw ko narinig yun. So, bilang isang panganay, ano yung pinakamahirap na task? And also being the breadwinner in the family. Dahil every time na magkakasakit si mama, mama, dahil na pag mabilis daw ang puso, there's a chance na bigla daw hihinto. Ay, pag tinatakot ako gano'n, kasi there's a tendency na yung heart rate ng mother ko nag 100 plus. And it's not normal. But, eh, sinasabi lagi sa amin ng doktor, kapag mabilis yan, there's a chance na once na tumigil yan, hindi na babalik. And sabi ko, one time, ayoko pa. Sabi kong gano'n talaga sa nanay ko. Mama, makinig ka sa akin. Hindi ko pa kaya.